Hey guys, Joe here, Jebel Call Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo ang mga tips kung paano alagaan ang koi fish eggs. How to care koi fish eggs. Koi fish eggs care. Yan. Para ano siya, para madami ang mapipisa. Mataas ang hatching rate. Ano ang gagawin nyo para mataas ang hatching rate? At saka guys, madami din tanong kung ano bang itsura ng fertilized na koi fish eggs. So ito ang itsura ng fertile eggs. Guys, itong medyo brownish siya na may pagkaano yellowish yan. Ang hindi fertile, unfertilized koi fish eggs, itong mga puti-puti, kung mapansin nyo, itong mga puti-puti, ito ang mga unfertilized koi fish eggs. Yan. Okay, so, yan o. Play natin para makita nyo guys o. Yan. Yung mga ano, dark color, yung mga yellowish brown, yan ang mga fertilized koi fish eggs, at yung mga puti ay unfertilized. So unan yung gawin guys ay i-make sure nga malinis ang tubig. So kung dito lang, wala kayong ibang lalagyan, dito lang sa breeding tank nyo ilagay ang mga koi fish eggs ay ano, pwede kayong mag water change after sila mag breed at least 60%. Pero kung pag amoy nyo medyo mabaho pa, pwede pang ano, mag kunan pa ano pa, ipatasan yung mga 80 to 90% na ng pag water change para maalis yung mga sperms. Yung mga pasin yung mga bula-bula after mag-spawn sila, kasi yon magdudulot yun ng mga sakit, kasi maano siya ng makapag-attract siya ng pathogenic bacteria, so dapat eliminate siya. So mas mainam guys pag dalawa ang tangke nyo, kunin nyo ang mga koi fish eggs tulad nito guys, nakadikit sa old mosquito net, pwede nyo itong kunin at i-transfer sa ibang tangke. Kung wala kayong ano guys, wala kayong ano, ibang tangke, pwede naman yung ano, swim boy. Yan. Sana yun. Ito oh. Kung, yan. Merong medyo mura nito, pero ito mas maganda ito kahit medyo mataas ang presyo nito. Fit talaga siya sa koi kasi malaki siya at meron siyang durable stand frame na kung ano ito, metal. Yan. Maganda siyang ano, gawing ano, temporary breeding tank at saka ano, saka hatchery din. Dito niya i-hatch. Dami na sa Shopee guys or sa Lazada. Madami na kayong ano, mabili na mga gusto nyong mabili sa pag-alaga ng mga ista o pag-breed ng ganyan. So ito, mainam sa koi kasi malaki siya. Yan. So sa breeding media naman, mas maganda ito. Mura naman guys. So 286 na. Ito. Nesting media na ito guys kasi didikit ang mga eggs dito. Hindi kayo mahirapan i-ano sila, i-transfer sa ibang, sa ibang, sa hatchery tank mo, hindi ka mahirapan na i-transfer kasi nakadikit dito ang mga koi eggs at madami kang ma-harvest na koi eggs kasi ano, naka-ano siya, nakadikit-dikit. Marami siyang ano, surface area ng didikitan ng mga koi eggs. At saka madali siyang kunin at i-transfer sa hatchery tank mo.
Okay. Yan o, makita mo. So, una ay una niyong gawin ay yung sabi ko na dapat maganda ang quality ng tubig. And then, maglagdag kayo ng aerator, strong aeration. Yan o. Dapat malakas talaga ang aeration. Lagyan nyo lahat ng corners para walang dead spots. Yan. Tingnan nyo o. Malakas yan o. Kasi ang ano, ang aerator, ang aerator o ang ay napuprodus ng dissolved oxygen sa tubig, dapat mataas ang dissolved oxygen ng building tank nyo para hatchery building tank or hatchery tank nyo kung saan nyo i-hatch yung itlog ng koi fish. Dapat madami mataas ang dissolved oxygen para mataas din ang hatching rate at malesen ang deformities ng koi fry. Ayan. Koi fry. Tingnan nyo ha. Koi fry deformities. Para may idea kayo kung anong itsura ng may video ako nito. Yung koi fry deformities. Yan. Yan o. Ito ang video ko. Sa koi fry deformities. Ba't ibang klaseng koi fry deformities? Tingnan nyo yan guys. Ito. So may iwasan itong mga koi fry deformities. Get a real-time bird's eye. Visit nyo lang yan guys. May iwasan iba't ibang koi fry deformities kung mataas ang dissolved oxygen ng ng hatchery tank nyo or breeding tank kung doon lang yung So yan, pinaka-importante din ang ang dissolved oxygen o paglagay ng malakas na aeration. At isa ding purpose ng aerator o aeration aside from malagdagan ng dissolved oxygen, mapapataasin niya ang dissolved oxygen, ay magsaserve din siya as a filtration system ng hatching rate nyo. Kasi pag ma-hatch ng mga koi fry, hindi kayo pwedeng magdagdag ng submersible pa, mahigop sila at mamatay. So, aerator lang, konti lang naman ang waste na ma-produce nila kasi malilit lang ang kanilang kakainin. Ayan, so next nyong ilagay ay itong, ay, nalimutan ko guys na i-mention bakit. Kung ang proof, ang dissolved oxygen din guys ay mapa-increase ng hatching rate. Kung mapansin nyo ang angelfish at iba pang angelfish, spawning their eggs, tingnan nyo ah. Kung sino sa inyo naka-experience mag-breed ng angelfish o ibang cichlid, na kung mapansin nyo palagi silang nakabantay sa kanilang itlog at pinapaypayan nila yan. Ayan o. Paypayan nila yan ng hangin gamit ang pectoral fins nila para manatili malinis ang itlog at hindi siya atake ng mga pathogens at fungus din, may iwasan din ng fungus. So yan ang purpose ng ito, pagdagdag ng oxygen aerator. Yan, natiling malinis ang quality ng tubig, iwasan na kasi din ang isa ding reason guys, yung mga pathogenic bacteria ay hindi nila gusto ang mataas ang oxygen level. Next nyong ilagay guys itong methylene blue.
Kasi ang ano, ang methylene bro mag-protect na mga itlog against fungal attack. So dapat lagyan yun ng methylene blue guys. Yan. Okay. So yan lang guys ang mga dapat yung gagawin. Dapat maganda ang quality ng tubig. Maglagay kayo nito ng strong aeration at methylene blue. Ayan. Para protektahan sila from fungus. So, yan lang guys ang mga tips na paano pag-alaga ng koi fish eggs care. At kung meron kayong katanungan, huwag kayong mahiyang magtanong. Comment down below guys. So, ito kasi ang kadalasan kong na-encounter na mga tanong kung anong gagawin na pag-care ng koi fish eggs para mataas ang hatching rate. So, yan guys. Thanks for watching and see you on my next video. Don't forget to like, share sa mga fish keeper friends natin para makatulong din. Okay, so thanks for watching guys. Keep safe everyone. God bless.